Нужно? Канал поставить. И нужно ли? Хорошо, ну что, достаю, да? Давай. Достаю, не достаю. Вау, пицца, пицца. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Magandang Elisa. Hi, say my name is Elisa. Kamusta Pilipinas? Mabuhay. Marunong yan guys, mag-Tagalog, tinuturuan ko siya. Kamusta, maganda. Yan. So andito kami sa labas ng bahay. Maglalakad kami. Alam niyo naman. Maglakad yan. Weather dito. Kasi konti, kumbaga bihira lang siya mag-snow. Tapos yung snow niya, hindi masyadong malamig. Hindi katulad sa Moscow, negative 20 yan. Negative 10 to 20, super lamig na. May yellow siya, pero hindi siya ganun kalamig. Sa Moscow, napakalamig. Kaya, I love this place. What are you doing? King, what's up? Oh no! Oh no! Let's go this way. Okay. Nanta lang kami, maglalakad lang kami dito. Kasi kahapon di kami lumabas. Super lamig. What's the weather today? Kasi pag hindi ka tulad sa Moscow, nalabas kami. Let's go this side, Elisa. Ay, ang tuti. Hindi tayo makapunta doon. We only stay in this side. Ay, Elisa, work! Hindi. Itong tuni. Pag konti lang ang snow niya, maganda siya tingnan. Pero pag madami na, puti na yung lahat. Wala ka na may kitang kulay itim. Lahat na puti na. Yun ang maganda sa
lugar na to kasi mag-snowman siya, saglit lang. Tapos hindi siya ganun kalamig. Ang mahirap lang dito guys, tuwing lalabas ka, ang mahal ng taxi. Hindi ko alam kung gusto malapit magkano. Kung wala kang sasakyan, tapos hindi ko lang. Super mahal. Siyempre, babalik-balik mo magka-taxi. Hindi katulad sa Moscow guys, may van, magkano lang, tapos train, mura pa rin. So pag nandito ka sa Sochi, tapos yung cost of living mo, tapos iswago ka halimbawa 90 or 100k. So pang taxi mo lang every week, magkano lang matitira? Kasi ang pang taxi mo pag pupunta ka dun sa center, mga, kasi malayo kami sa center, mga 700 plus or kapag gabi na 1,000 plus. So tuwing weekend kung lalabas ka, gugastos ka ng 1,500 to 2,000. So wala pa yung pagkain. So 2, 4, 6, 8. 8,000 mo wala sa'yo or 10,000 sabihin natin in a month. So nasweldo ka ng 90, so 80 na lang. Wala ka pang mga ano dun. Mga budget mo sa sarili mo. Groceries mo. So naisip ko, oh, maganda dito sana. Kung malapit ka sa center, yung hindi ka na kailangan magbiyahe. Pero kung nandito ka sa malayo, yung employer mo malayo. Tapos hindi sagot ang taxi. Mahal, magastos. So mas gugustuhin ko pa rin pumunta or mag-work sa city sa Moscow. Yung hindi man siya sa center, pero katulad ng place namin, may mga van na dumadaan, pero may time lang. Limited ang time, ang schedule. Mas okay yun kumpara mo sa dito. Pupunta ka dito, no? Mas pumunta ka ng city, mamimili ka mag-grocery. So, medyo expensive. So, I guess, mas okay pa rin ako sa Moscow. So, lagi naman kami napunta dito. Halos monthly. Ganun sila kayaman. Minsan 2 weeks na dito sila ulit. Tapos, naka-business class pa sila. So, walang kasama si Lola dito. Meron na siyang kasama ngayon, may nakuha sila. Hindi ko alam kung relative or what. Basta tingin ko kapag ganun ang travel. Every 2 weeks, pupunta ka, tapos tatlo kayo naka-business class. Diba ang mahal? Kaya pero sila kaya nila. Pag ako yan, hindi na lang ako uwi. Parang Pinas. Pag umuwi ka, wala ka ng sweldo. O, yung ibang employer nagbibigay ng sweldo, so pay ka. Pero, ang bilis gastusin ng pera. Tapos, compare mo dito rubles to peso. Ngayon, ang palitan is napaka taas ng dollar, 134. Kung sumisweldo ka ng 100k, ang palitan na sa peso. Mga 30k na lang. Ang ganit ako mahal. Parang useless na pag nagpadala ka, wala nang matitira sa'yo. So, tapos wala pang open na remittance or online na transfer para sa Pinas. Hindi ko pa na-try yung ano, Union Pal, sabi ng aking bossing pwede daw, kasi Chinese na yun. Hindi ko pa siya na-try. Nag-try ako, pero Chinese kasi nakasulat. Hindi ko tinuloy. Ang hirap eh. Hirap. Hindi. Saka sila yung kandalahan ko na magpadala by next month kapag hindi na rin. Sabi ng aking bossing, mga hanggang May, tapos ang war na to. Sana makapag-negotiate ang president ng Ukraine sa Russia. Hindi man nila ma-invade ng Ukraine. At least, may peace talks dito. May kasunduan. Sana hindi ko lang ang bawat bansa. Ay, naku, kasi ang hirap sa pag-inagira. Kaya wag na lang. Saan ang tao mas kahimik, mamuhay. Doon na lang. Kasi mahirap iris ang iyong bayan para sa isang membership na hindi ka garantisado na backupan ka hanggang huli. Diba? Katulad ng US. Sabi nila, tutulungan. Pero at the end, nawala na sila parang bula. Hindi na nila kaya mag-support pagdating sa war. So, mahirap yung ganun. So, sana'y matapos ang kaguluhan sa Ukraine at wala na madami na tao, di ba? Bumalik sa dati. Kaya magdasal po tayo para bumalik ang lahat sa normal.
Mabay-spray talaga. Hindi natin hawak ang bukas. Si Lord lang may hawak. Or naka, siya lang nakakalam sa anumang bagay na mangyari sa ating buhay. So, kailangan natin magtiwala. Magdasal. So, thank you for watching, guys. This is Eliza. Eliza. Say bye, Papa. Thank you for watching. Kaya tataba ka talaga ako si Lola. Hindi pa tapos yung niluto ng alam ko. Hindi ko pa nauubos ang siya. Ayun si Lola. Naglalagay na mga yung mga pagkain tinatanim sa lupa. The fire. Okay? Okay. I'm holding on to one. That is nice. I like that. Say hello. Hello. Magandang Elisa. Say hello to my channel. And then guys, meat, broccoli, cauliflower, carrots, patatas, zucchini. So, limang klase. Plus meat. So, ano yun. Never healthy ako lang. Вау, пицца. Ну так, ну, это еще. Ну, как бы, ну, да, ну, да.